name is Brian Cabezasaribi, your Tahugi Ambassador, and welcome to my channel! Kung bago ka sa YouTube channel ko, huwag kalimutan ang mag-like, mag-share, mag-subscribe, and don't forget to hit the notification bell para always updated sa mga latest video! Ayan ang atong lutuan karon, very simple tipid tips para ni sa mga kanang nagatipid, especially karon panahon nga nata sa crisis o nata sa crisis ko baga. So we should know or we should learn how to cook yung bilata na pwede pala siya isama sa gulay, tapos pwede siya maging masarap. Kagaya nito is the 5-5-2 na tama ba, flakes and oil. Tapos meron tayong gulay, nakalimut ang alagbati, siya ang tawag sa Bisaya. Next is natay mga lamas, o meron tayong mga sahog dito is kamate, kamatis, garlic, onion, pepper, tapos labuyo. Uy, labuyo. Tapos magic syrup. Tapos meron tayong soy sauce, maglalagay tayo ng kaunting vinegar, water, at saka oil. So isa lang masasabi ko mga kaugya in 1, 2, 3! Loto na! Loto na siya mandar! Wala na na yung bigat! So, first is kailangan initin natin yung pan. Ayan, so gisa-gisa. Para na siya sa mga nagtitipid at yung mga ano, walang magawa sa buhay, kagaya ni Mimian, walang magawa sa walang ginagawa. So, kahit ganito simple pagkain, finifilm na lang para maraming video. Ayan, so ayan, umilita yung film. By the way mga kahugya, is binili namin itong mga sangkap na ito is doon sa aming public market. So, ito, pang tatuloyin yung price nito is nasa 10 pesos lang. Tapos ito is nasa 28 pesos. Ayan yung sahog, ipagpalagay natin nasa 10 pesos lahat. So all in all mga kahugyo, siguro sa 50 pesos meron ka ng ulam, tama ba kumian? O sa 50 pesos. So ngayon ilagay natin yung oil kasi magigisa tayo. Ang pangit naman pag magisa na walang oil, di ba? So syempre may oil. Ayan, habang hinihintay natin yung uminit yung ano, yung mantika, kailangan sumayakan ito. Ayan. So, aside again, sa simpleng dilatang pagkain, ginawa natin special, ginawa natin mas nutritious ang ating dilatang 5-5-2 na oil, flakes in oil. So, una is mag-isa tayo na, mainit na yung mantika, mag-isa tayo ng garlic. Hindi ko nakakaalam, mahilig din po akong magluto. Actually, pangalawang luto ko natin dito sa channel ko. Ilalagay ko sa description box below ano yung unang niluto ko. Yung spicy chicken adobo. Ayan. So, ginisa natin hanggang maging translucent yung ating yung onion. Alam mo yung translucent yan? Ayan. Tapos yung ano, ilagay natin, isunod natin yung anong tawag nito? Ang kamatis! Okay, nagkamatis. Ayan. Tapos, tomato daw, sabi mo niya. So, siyempre si Mian. Hindi siya pwede maging kamatis lang. Kailangan tomato daw. Ayan. So, ano lang mga kahuyo, make sure na alam mo kayong kamatis mo, especially ito, hindi masyadong ripe talaga. So, pinapalambot ko bago ko nilalagyan ng sahog. Itong ating yung tuna, 5-5 tuna. Tapos mga kahuyo, sa paglagay nito, dahan-dahan kasi tatalsin kasi meron sa sabaw. Tingnan nyo, natalsin ka na po. Ayan. So,
ako. So, ano? Natikman mo na ito ni Anne? Lamig ni Anne? Lamig. Ayoko, tama ka to. Alam ni Anne, magkaon na. Tapos, bilis siya magsawa yung kaon. Tapos, bahala ako. Sige, on na lang magkaon. Tapos, bibinlan ako si Anne. Nahurot siya. So, ang galing naman. Masarap pala akong magluto. Wow. Takpan muna natin yung ating namiluto. O yung katong mga lamas ng gibutangan o tuna. Siyempre, gagamit tayo ng ganito. Ayan. Ayan. Pag kukunti na yung sabaw, mga kahugyaw, ganito na yung mukha niya. Pag ganito na, parang malapot na yung sabaw niya. Kung sa Bisaya, pausa nila po galing yan ni laut. O kung ni laut na yung sabaw, ilagay na nato ay ibutan na nato ang gulay. Ang alagbati. Ang paborito ko to. Tapos, dahil mahilig si Mian sa maanghang, nilalagyan namin ng sili. Ay, paubos na. Dahil ubos na yung gas, gitin, magpalit tayo na. Gitin. Taraan! Sa paglagay ng gitin, dahan-dahan ko mga kahugyaw ha, huwag masyadong magmadali. Ganito lang, tips to, para sa, sabi kasi nila, okay, tara, mag-chismis muna tayo, commercial break. Sabi kasi nila, delikado na yung gitin. Depende kasi sa paggamit. Alam nyo ba yung gitin na to, almost 2 years na sa akin. Halos dalawang taon na siya sa akin, pero anti-buy pa. Kasi ganito paglagay. Kailangan iangat mo siya. Tips para sa mga mamis dyan na nagtitipid. O sa mga kagaya ko na independent or malayo sa parent. Tapos ibaba mo siya dahan-dahan bago ka mag... Ayan. So, lagyan natin siya ng pepper. Lalagyan natin. Dito na natin siya lagyan ng... Ano yung panlasa? Next is konting salt lang. Mas maganda kasi konti-konti lang kasi para mahirap pa siya habulin pag ano na. Anong tawag doon? Maalat na. Tapos paglagay tayo ng ating vinegar. Para sa ano vinegar? Kaunti na tapos nilagyan. Para meron siyang lasa medyo maasim-asin. Tapos lagyan natin ng konting toyo. Ayan, konti lang. Dalawa. Ayan. Tapos, mix together. Ang okay na together. Lagyan natin ng sabaw. Gusto mo marami sabaw? Ayan. Ako din. Ang maraming sabaw. Yeah. Sinabawang gulay pala to. Hindi pala ginisang gulay. Tama na yan! Takpan! Hintayin natin maluto yung gulay. Hindi naman i-overcook kasi hindi na siya masarap pag-overcook na yung gulay. Half cook lang yung crunchy, yung mapipili natin yung crunchiness, deliciousness, basta crunchiness ng gulay. Ayan. Yan, shoutout pala sa videographer ko na si Mian. Ayan, si Mian yung parating videographer na ang laki na naitulong ni Mian. Ayan mga kahugyaw, nagugutom na kasi kami. Kumain kami kanina, ilang beses na tayo kumain kanina, Mian? Isa, hindi kami nag-breakfast. Ginawa namin yung brunch. Sinong mata? Kisa yung dugay ni mata? Ikaw. O ako. Oh, kasi matagal ang gumising, mga 11 na, tapos nagsaing sa rice cooker, tapos naluto yung ulam na, naluto yung rice mga 12 na, so pinagsabay namin kainin yung, which is mga kahuyo, hindi siya maganda. Again, mga kahuyo, hindi siya magandang tularan, yung parang hindi ka na kumakain ng breakfast kasi sinasabay mo na lang sa lunch. Nagkataon lang po na hindi kami hindi ako nakagising ng maaga. Ayan. Pero I will do my best tomorrow na gumising ng maaga.
aga para makapag-breakfast. Ayan. Ito kasi yung si YouTube kasi ang dami magagandang video kasi sa YouTube. Siyempre, bago tayo sa industry, bago tayo sa YouTube, sa magiging YouTube. So, tinitignan ko yung mga video, yung mga techniques, paano ba yung editing, paano ba yung pamamaraan nila sa pagsasalita, paano ba dapat i-film, paano dapat ba kagaya ko yung content ko. It's all about hugya, it's all about happy. So, kailangan dapat happy tayo pag maglagay ng content. Ayun, ang daldal ko. Tapos, mainit siya, napaso ako, pupuha tayo na. Ganito. Wow! Dapat pag gusto kay ganun yung expression. Wow! Ganun. Tapos, try natin tikman. Ito. Ang hindi ko magugustuhan yung pag nagluto tayo, may nakita kasi ako na yung ano mo, didiretso sa biyan ng anak ka? No? Ito din na nyo, didiretso sa ganyan. So, dito ako kukuha ka dito. Ayan. Sana masarap. Tikman kang putila. Away, bakit mo? Thank you so much sa pagsama sa akin sa pagluto. I hope na masama, may try nyo ito sa bahay niyo dahil napakatipid, masarap, masustansya. So ladies and gentlemen, I am Brian Cabezas, I'm your Aribillo Kahugya Ambassador, and I count of 1, 2, 3!